at tayo'y mag-aral. Sabay-sabay nating linangin mga bagong kaalaman. Meron ding kulitan at kwentuhan. Di kayo iiwan. Tayo'y magtutulungan dito sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Kasama niyo ako, Ma'am Lynn Escoto, ang linlinang sa inyo. Halina, halina, ating tuklasin. Iba't ibang aralin ay ating alamin. Talas ng isip ay ating gamitin. Kalaman ay pagyamanin. Kasama niyo si Teacher Lynn. Pag-aralan natin ang Filipino. Isa na namang kapanapanabik na talakayan, mga bata. Siguradong mag-i-enjoy kayo sa ating aralin. Dahil siksik sa kwentuhan at kaalaman ang mangyayari ngayong araw. At sisimulan natin yan sa isang masayang laro. Kaya naman, tumayo muna kayo at maghanda. Simple lang ito, pero kailangan nyong maging alerto. May sasabihin akong mga bagay na kailangan ko. At ito ay dapat ninyong madala sa harap ng inyong screen sa loob ng 10 segundo. Mahalaga dito ang pakikinig ng mabuti para siguradong tama ang madadala nyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang larong tatawagin nating Ang Hiling ni Ma'am Lynn. Para sa unang bagay, ito ay ginagamit natin sa pagdadala ng ating mga gamit. Mayroon nito si nanay, si tatay, si ate, si kuya, at maging ikaw din. Kahit ano pang klase yan, ang hiling ni Ma'am Lynn, dalihin sa akin ang isang bag. Ang dala niyo ba ay isang bag tulad nito? Oo, alam kong tutuparin niyo ang aking hiling. Magaling mga bata! Sunod na bagay naman, maghanda na at makinig ng mabuti. Ang sunod na hiling ko ay ginagamit naman sa pagsusulat. Ito ay madaling gamitin ng batang tulad mo. Dahil kahit magkamali, maaari mo itong burahin at ulitin. Maigsi man o mahaba man, ang hiling ni Ma'am Lynn ay isang lapis. Ganito ba ang bagay na dali nyo? Isang lapis? Mahusay! Hindi nyo ako binigo sa aking hiling. Narito na ang ikatlong bagay na nais ko. Makinig kayo ha! Ang bagay na ito ay may iba't ibang kulay at disenyo. Ito ay isinusuot natin para maging proteksyon sa dumi at lamig. Kailangan lang labhan para laging mabango. Ang aking hiling ay isang damit. Siyempre, hindi kasali ang suot ninyo, ha? Pambahay, pangalis, o kahit uniforme pa, tama yan! Salamat sa pagdadala ng aking hiling na damit, mga bata. Muli nang maghanda para sa aking huling kahilingan. Ang bagay na ito ay ginagamit natin sa ating pag-alis ng bahay upang mas bigyang proteksyon ang ating mga paa.
bago magsuot nito, mas maganda ding magsuot muna ng medyas para mas komportable. Ang aking huling hiling ay isang pares ng sapatos. Sapatos ba yung mga dala nyo tulad nito? Magaling! Alam kong tuto pa rin ninyo ang aking hiling. Maraming salamat mga bata! Mahusay ninyong nadala ang mga bagay na sinabi ko. At alam nyo ba kung bakit? Tama! Dahil kayo ay nakinig ng mabuti sa aking mga sinabing kahilingan. Isang mahalagang gawi talaga ang pakikinig upang sa huli ay makasunod tayo ng tama. Kaya mga bata, naglalaro man kayo o may ibang ginagawa, ugaliing makinig ng mabuti kung may taong kumakausap sa iyo para siguradong mauunawaan mo ang kanyang mga sasabihin. Mahalaga ring matutunan ito pagdating sa pakikinig ng isang kwento. At yan ang magiging aralin natin para sa araw na ito. Gusto niyo na bang simulan ng kwentuhan? Para simulan ang ating aralin, narito ang isang kwento na isinulat ko para sa inyo. Batang si Lino ay abalang naglalaro gamit ang kanyang cellphone habang nakahiga. Napapasigaw pa ito habang naglalaro. Ouch! Muntik ka na? Sige pa. Galingan mo. Lino, anak. Maaari mo bang pakikuha ang aking salamin sa ibabaw ng mesa? Hindi ko masyadong nakikita itong tinatahi ko. Malabo na talaga ang mata ni nanay. Patuloy pa rin na naglalaro si Lino na tila walang naririnig. Lino, yung salamin ko, naririnig mo ba ako? Opo, inay. Nandyan na po. Tumayo si Lino at lumapit sa mesa at sinabi sa sarili. Ano nga ba ang pinapakuha ni nanay? Nakita niya ang kape sa ibabaw ng mesa, katabi ang salamin ng kanyang nanay. Ha, eto siguro. Baka nalimutan niya ang kanyang kape. Si nanay talaga. Lumapit siya sa nanay niya. Nanay, eto po ba ang pinapakuha nyo? Lino, hindi kape ang pinapakuha ko. Ang kailangan ko ay ang salamin ko. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka kasi nakikinig sa sinasabi sa'yo. Tandaan mo, Lino, palaging makinig sa taong kausap mo para magawa mo ng tama ang pinag-uuto sa'yo. Opo, inay. Tatandaan ko po. Sa inyong napakinggang kwento, ano ang natutuhan ninyo? Tama! Ang kahalagahan ng pakikinig upang sa huli ay makasunod ng tama sa sinasabi sa iyo. Ngayon naman, subukin natin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento. Pero para mas masarap ang ating kwentuhan, gawin natin ito sa isang magandang lugar. Tara, mga bata! Hindi ba't mas masarap magkwentuhan dito sa lugar na mapuno at presko ang hangin? Ano kaya ang magandang kwento para sa inyo? Mabuti pa, habang nag-iisip, mag-ikot-ikot muna tayo! May mga hayop.
hayop din na makikita sa parking ito. Nakakatuwa! Teka, parang alam ko na kung ano ang ikukwento ko sa inyo. Magkukwento ako ng tungkol sa mga pabula. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pabula? Ito ay mga kathang-isip na kwento kung saan ang mga karakter sa istorya ay mga hayop. Nakikita niyo ba ang malaking buwaya na iyon? May naalala akong isang kwento tungkol sa isang buwaya. Gusto niyo bang marinig? Makinig kayong mabuti at ikukwento ko ito sa inyo. Ang kwento natin ay may pamagat na ang matakaw na buwaya. La 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 la! Busog na busog ako! Ang sarap matulog! Ang pakantang wika ni Buwa. Ang lahat ng hayop na mapunta sa ilog ay hindi nakakaligtas sa mata ni Buwa. Halos di makagalaw si Buwa sa kabusugan ng biglang... Magandang araw, kaibigan! Pwede ba akong makainom? Ang bati ni Kuneho kay Buwa. Lumapit ka para makainom ka ng marami. Aya pa ng buwaya. Kahit busog na siya, gusto pa rin niyang kainin ang kuneho. Sandali, kaibigan. Uminom ka pa, mukhang uhaw ka pa. Ang pagpipilit ni Buwa. Hindi maaari. Nandito na ang mga mangangaso. Ayaw kong mahuli. Mabilis na nakatakbo si Kuneho. Samantalang si Buwa ay hindi makagalaw sa kabusugan. Kaya siya ay nahuli ng mga mangangaso. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Nakinig ba kayong mabuti tulad ng ibinilin ko? Sige nga, sagutin ninyo ang mga tanong na ito tungkol sa napanood ninyong kwento. Para sa unang katanungan, sino ang nakatira sa ilog? Letrang A, si Kuneho. Letrang B, si Buwa. Letrang C, si Tikboy. Tama! Si Buwa! Isa siyang buwaya na nakatira sa ilog. Letrang B! Para sa ikalawang katanungan, ano ang katangian niya? Letrang A, mapagbigay. Letrang B, antukin. Letrang C, matakaw. Kung ang sagot mo ay letrang C, matakaw, tama ang iyong sagot. Para sa ikatlong katanungan, aling pahayag sa kwento ang nagpapatunay na siya ay matakaw? Letrang A, la 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 la, busog na busog ako, ang sarap matulog. Letrang B, ang lahat ng hayop na mapunta sa ilog ay hindi nakakaligtas sa mata ni Buwa. Letrang C, lumapit ka para makainom ng marami. Ano ang iyong sagot? Magaling! Letrang A, siya ay matakaw at gusto na laging busog na busog. Para sa ikaapat na katanungan, sino ang dumating sa ilog para makiinom? Letrang A, si Maya.
Letrang B, si daga. Letrang C, si kuneho. Mahusay! Letrang C, si kuneho. Mukhang nakinig talaga kayo sa detalye ng kwento. At para sa huling katanungan, bakit nahuli ng mga ngaso si Bua? Letrang A, dahil hindi na siya makagalaw sa sobrang kabusugan. Letrang B, dahil siya ay nakatulog. Letrang C, dahil gusto niyang magpahuli. Letrang A, magaling! Dahil sa kanyang sobrang kabusugan, siya ay hindi agad na makakilos na nagdala sa kanya sa kapahamakan. Kaya mga bata, huwag sana tayo maging katulad ni Buwaya. Gusto niya lahat ng makita niya ay mapa sa kanya. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay nakasasama. Baka sa bandang huli, mapahamak pa tayo, katulad ng nangyari kay Buwaya. Kay sarap pakinggan ng mga huni ng ibon. Tara, silipin natin sila! Ganda ng mga ibon, hindi ba mga bata? Nakagaganda ng araw rin na mapakinggan ang mga huni nila, lalo na sa umaga. At dahil dyan, isang magandang kwento din ang naalala ko na isa pa ring pabula. Kung si Bua ay kinatatakutan ng mga hayop sa kanyang paligid, ang sunod naman nating bida ay kinagigiliwan ng lahat. At kung siya ay tawagin, mayang masayahin. Narito ang kanyang kwento. Makinig muling mabuti upang masagot ang mga katanungan ko ukol dito. Kanta dito, kanta doon. Ito ang hilig ni Maya, kaya marami siyang kaibigan. Hindi siya mapipigil sa pagkanta kahit may ginagawa siya. Naku, tanghali na pala. Uwi na tayo. Wika ni Loro. Oo nga, masakit na sa balat ang sikat ng araw. Sagot naman ni Kwago. Nalibang tayo dahil sa walang hintong pagkanta ni Maya. Sabat naman ni Pipit. La 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 la, oras na para umuwi at maghiwa-hiwalay. Paawit na wika ni Maya. At yan ang kwento ni Mayang Masayahin. Mga bata, sino nga ulit ang mahilig kumanta sa kwento? Tama, si Maya! Natatandaan nyo rin ba kung ilan ang magkakaibigan sa kwento? Magaling! Sila ay apat. Sila ay si Loro, si Kwago, si Pipit, at siyempre, si Maya. Sino naman sa magkakaibigan ang nag-ayang umuwi? Tama! Siya ay si Loro. Sa tingin mo, ano ang uri ng panahon sa kwento? Oo, maaraw o may matinding init ng araw. Kaya naman, nasabi ni Kwago na masakit na sa balat ang sikat ng araw. At bilang huling tanong, ano ang tinawag ng magkakaibigan kay Maya? Mahusay! Mayang masayahin! Dahil siya ay laging masaya
at kumakanta ng kumakanta. Ang galing naman ninyo, mga bata! Nasagot ninyo ng buong husay ang mga tanong sa ating mga gawain. Laging tatandaan, mga bata, ang pakikinig ay mahalagang kasanayan na dapat malinang sa katulad ninyong mag-aaral. Ang kasanayang ito ang dapat matutuhan upang madali tayong makaunawa sa ating pinakikinggan at sinasabi ng ating kausap. At dahil naging isang mabuting tagapakinig kayo, nasagutan niyo ng buong husay ang mga tanong tungkol sa ating mga kwento. Palakpakan nga ang inyong mga sarili! Hi! Ang sarap talaga mamasyal, ano? Bukas, mas marami pa tayong iba't ibang hayop na makikita at iba't ibang kwento din ang dala nila. Kaya muli niyo akong samahan, ha? Dito lamang sa Asignatura, kung saan Filipino ang bida. Muli, ako si Ma'am Lynn na nagpapaalala lagi sa inyo, walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. Hanggang sa muli, paalam!